Good afternoon. Mahina ang ating boses karon kay si Lula istulog pa. While waiting, nag-antay kami kasi ni Orna, alas 5 siya darating, 4:30 pa lang. So, naisipan ko mga my loves, nagagawa ako ng rice puto. Gusto kong ituro to sa inyo kasi masarap siya. Tapos, na-master ako dito eh, kasi ito yung naging business ko before sa pandemic. Itong kutsenta at saka itong rice puto, dinideliver ko siya sa Balagan. Balagan ang tawag namin dito sa Filipino store namin. So, ngayon, since nagka-pandemic na, hindi na kami pwedeng lalabas. Kaya nakita nyo naman yung mga vlogs ko, puro na lang kainan. Kasi wala na kaming ginagawa dito. Kasi hindi nga kami pwedeng lalabas. So, ngayon, tuturuan ko kayo. Pwede nyo itong ipang negosyo. Kasi ito naman ang negosyo ko talaga. So, tuturuan ko kayo ng rice puto. O, diba? So, ito ang ingredients niya. Papakita ko muna mamaya. Papakita ko kung paano ko siya minimix. Okay? So, ito yun siya. 4 cups ng rice flour. Ito na siya. 4 cups na to, ha. Tapos, 2 cups. Ang isang can ng gata is 2 cups. To siya na gata. Tapos, salt na 1/2 teaspoon. Then, sugar na 1 cup and a half. And then 3 tablespoon na baking. Ito yung baking, mga my loves, kasi ayaw kong maniwala. Itong 10 grams na baking, na isang 10 grams baking powder equivalent to 1 tablespoon. Hindi nga ako maniwala, kahit pinakaw ko siya dito. O, diba, parang may pinagdaanan lang, ay maniwala ka agad. Pero sakto naman pala, diba? Tapos, 2 cup din na tubig. Galing tayo dito na lang sa gripo magkuha, okay? So, now, I will tackle everything and let's do it! Start to tackle our ingredients, the dry ingredients first together. So, ito yung 4 cups. Ito, anong to siya, mga metals? 1/2 kilo to siya. Ang 1/2 kilo is... Uy, mama. O, kala ko may itim. Ang 1/2 kilo is 4 cups to niya siya. Ayan. 4 cups isip pa mani, pero din, oh, wala ko na siya ng ginasip. Tapos ito yung ano natin, yung dagdagan natin ng isa, kasi kulang yun siya, 2 tablespoon, dapat siya 3 tablespoon. Tapos, ang ating asin na, 1/2 teaspoon ng asin, which is this one, 1/2 teaspoon. And then, 1 1/2 cup na flour, high flour, ganyan. 1 1/2 cup na sugar. Yan. 1 1/2. Oops, ayoko sobrang matamis. So, sa akin, 1 1/4 cup, pero usually kung ginagawa is 1 1/2. So, ayan, i-mix lang muna natin siya. Ayan. Yan lang siya kasimple, mga my loves. I-mix lang natin siya, tapos lagyan natin siya na, di ba? Ganyan lang siya. Lagyan na natin siya ngayon ng gata at water. So, this is the gata. Uy, mamash! It mix. This is our gata na. Atin ang ilagay ang ating gata dito. Tapos, same na lang siya. Dito na lang din tayo magtapal ng ating water. So, ang ating water din is 2, isang ganyan din. So, ganyan na siya. Then, we will mix it na. So, this is it. Later, mga my loves, anuhin ko to. Lagyan ko to ng mga color-color para maganda siya tignan. Eh, charot. Ng ating butter. Ayan na. Okay na siya. Akala ko gagamit pa. Ganito lang siya, mga melos. Lasaw lang siya kaayo, ha. Tapos mag-inuit tayo mamaya. Lagyan na lang natin to siya ng... Ayan na. Dito lang siya. Ganyan. So ngayon, ang gagawin ko dito, since hindi ko siya mapa-overnight, pwede naman siyang i-cover ko siya ng cling wrap pagkatapos. Cover ko siya ng cling wrap pagkatapos ilagay ko siya sa... Lagay ko siya sa ref ng mga 30 minutes lang or until maabot si Orna. And then we will cook it na. Para... Alam ko, takam na takam na kayo dito sa niluluto ko, kahit hindi nyo tumatikman. Alam nyo na masarap si nanay gagawa ng puto. So, ayan. Ayan mga anak, antayin na ito mamaya at paluluto na ito. Diba? So, ito, ilagay ko na ito sa refrigerator. And then, we will wait later. Then, ready na tayo, okay? I'm back! So, ngayon mga my loves, ano na siya? Almost 2 hours na natin siyang nilagay sa ref yung butter natin.
Tapos, umpisahan na natin siyang lutuin. Ayan na, nagpainit ako ng konting water lang kasi ilagay ko, nagpapainit ako doon. Tapos, ito yung steamer ko. Napansin nyo yung sinasabi ko doon sa nung nagkutsinta ako, di ba maliit yung nilulutoan namin. Yun yung before, nung nag-umpisa ako, nagluluto ng pantinda ko. Tapos, syempre, medyo kumikita na tayo. Syempre, nag-level up na tayo. O, diba? Hambugira lang. Kaya, ito na. Nakabili na ako nito. O, diba? Lumaki ang negosyo. Tapos, sa pandemic, nawala na. So, ngayon, kukunin ko dito sa ref ang ating this one, ang ating butter. Ngayon, i-ano ko siya para arti-arti lang tayo is lagyan ko siya ng mga kulay-kulay. So, ayusin ko muna siya ha, Rega. Wait lang, Rega. Ayan na. Tiko, ano siya mga malas? Parang ang daming baking na eh. What? So, ayan na. Ayusin ko lang muna itong ano. Ito siya mga mailas ko, kulay-kulayan ko lang siya kasi dati kinukulay-kulayan ko kasi ito una, red. Ayan, red yung color. Ito, pagkain lang naman kasi namin ito. Ay, iso. Pero diba, kahit pagkain mo lang siya, dapat din, huwag yung masarap na din siya para, alam mo yun, namimiss na ito ng mga ano ko, ng weight bar squat kasi matagal na kami hindi nakakain talaga nito eh. Ang tagal mula siguro nung hindi na ako nagluluto, hindi na din ako nagluluto ng pagkain. Wala nung hindi ako nag-deliver na sa tindahan, hindi na din ako nagluluto ng para pagkain lang namin. Kaya siguro namimiss din ito nila. Kaya this is for them kasi ano na din tomorrow, Friday na din, pa-Shabbat na din, kaya ayan na. Tapos ito kukunahin ko ito ng dream. Ay, biso. Ay, grabe siya. Pagka-careless with square man oy. Dagdagan. Iba talaga ang texture niya ngayon mga malaw. So hindi ko naintindihan ko. Sana masarap siya. Kasi din siguro ang ano din kasi ang coconut milk kasi nilagay ko kasi is cream coconut milk. Kuna kasi yung chowkwa. Yung chowkwa man mga may loves ang mahal. Chowkwa dito kasi galing sa Thailand. Pag sa Qatar naman, ang magandang gata sa Qatar ay recommend her ko. O diba? Hindi ko pa nakalimutan kasi ganito din. Ginagawa ko dito mga may loves sa Qatar eh. Nagluluto din ako ng ganito. O diba? So ayan na. Umpisahan na natin siyang i-takal. Oh my mamash. O diba? So ilagay na natin siya para. So then where is the other one? So it's here. So ito na. Lagay na lang natin siya. Para pag maluto na yung isa, luto na. Parang hindi man siya naayos ng mix, oy. Mag-short ta, oy. Tapos lagyan natin siya ng cheese. Kasi dapat hindi man ito siya lagyan ng cheese. Pero since marami akong cheese, nagaling dun sa dining, so we will put cheese para masarap ang ating puto. Ayan, alam niyo mga my loves, pag OFW kayo noon, discarte niyo lang talaga kung paano kayo maka-extra income. May iba din dyan, naglilinis ng bahay. Ako din, naranasan ko din dati yung naglilinis ng bahay. Ngayon, hindi naman pwede ngayon maglilinis pa ako ng bahay kasi yun nga, hindi man makakalabas na. Kaya, oh, di ba, nung dati din, namumulot man din ako ng bote. Oh, discarte lang talaga. Uy, kahit paano mga mailas, yung pabuti-buti ko dati, oh, maganda din yun. 50 piraso, 15 shekel, oh. Makabili ka na isang dosin ng itlog, tapos bigas, o kaya asukal, o oh, di ba? Discarte nga lang talaga kung mailas ang nasa abroad. Hindi ka ma-discarte, wala. Antay ka lang talaga sa sahod mo. Kaya ganun lang yan siya ang life dito sa abroad. Ganyan din naman ako sa Qatar ako dati. Wala ding ano. Mag-ano tayo ng cheese natin. I have here a triangular cheese. Ito yung gagamitin natin. Damihan na lang natin, lakihan, I mean. Kaya panakain lang naman to. Kaya no worries, no problem. Tikman nyo ha, kung papasa sa mga panlasa nyo ha. Ayan, kami na shout out dyan sa mga, sa friendship ko since I started YouTube. Yaya Joyce, I love you my loves. Ang aking best friend, Jenny Erodias, na siya talaga ang nag-push sa akin na magwa-YT ako. Si my loves, Jenny Kimba. Ang aking pinakamamahal na Rowena Dumay. Tapos ang aming Rose Among the Thorns, si Energy Jump. Kasi kami talaga yung lima ng mga my loves. Ay, ilan ba? Lima? Anim? Anim ata? Siya ang nag-ano namin. Siya ang gumawa ng ano namin. Ng group chat namin na karoon na wala naman. Asa naman, nahiluman ang aming YouTube friends. Pero we are still friends. Supporting each other to the max talaga. As in, walang pagbabago since day one. Nagkakilala kami hanggang ngayon. Kaya we are solid friends talaga. Grabe ko mga friends. Friends talaga. Tapos dumagdag sila. Jidro, sila Happy Kids, si Cash Cool. Tapos sila The Doors Hub. Ayan na. May Team Wakwak na. Ayan. May Team Wakwak Original, Team Wakwak Baby. Kung sila Dadors Hub, ang aking master, Saisay Tandog. Kilala kami ni Saisay Tandog, gawa nila, Yaya Joyce at Jenny. Ayan, thankful ako na nandiyan din si Saisay Tandog sa, ano, walang kasawa-sawang sumuporta sa akin. Ayan. Sino pang mga hindi ko dyan na mention? Ayan, sila Sheila, dumating na rin, sila si Roche. Ayan, si Jumartina, talaga paborito ko si Jumartina at si Kishan. Kasi doon talaga ako sa mga LS nila natuto talaga mag-pasensya, mag-isda-isda, manumano, ganyan. O, anong oras na ba? Okay, so,
let's ano, let's try our kuwate na toothpick. Ayan, toothpick natin. Then let's try our puto. So, mga my loves, now let's check our puto. Ano na nangyari dito sa kanya? Puwa. Ayan ang ating puto. So, my loves, parang I can't imagine. Bakit ganun? Oh, mamash. Na-fame mo ni siya, mga my loves. My goodness. So, now I will put cheese on top of it. Look, may pasabot mga my loves. Dili, di siya ingon-ani eh. Dapat ano to siya. Tara, gitso. Dapat ano to. Lala, sana masarap siya. Ano ba yan? Lala, anong nangyari? Pwede akong mag-get over nito ah. Mali siya, my loves. Parang fail siya. Lord, hindi ako na makakapaniwala sa kanya. Ano siya? Fail siya, mga my loves. Kasi dapat, ano siya eh, kinuhanan ko na siya ng isa. In fairness, siya masarap. Pero hindi siya ganun. Hello? Hindi ko alam kung siguro sa gata niya. Kasi, ang gata kasi niya is cream. Kumbaga, mabigat siya. Mabigat siya patubuin. Pero in fairness niya, ang sarap. Nag-expect kasi ako yun, oh. Masarap naman siya eh. Pero nag-expect kasi ako sa kanya na, alam mo yung bubuka siya, mamaya mag-insert ako ng picture. Sa mga gawa ko dati, oh, mayroon pa ako, parang purong pinagbubura ko na ata lahat ng mga picture ko dati sa mga binibinta ko. Wala? Sa gata talaga, kasi namnam ko ang gata niya na, alam mo yung sobrang oily, parang sobrang oily siya. Ang gata. Pero in fairness, masarap siya. Anong gagawin ko, Al? Di ba? Buti na lang, wala kayo dito. Since yung kinain ko, walang cheese, kainin ko na lang din ang cheese. Di ba? Buti lang talaga. Masarap pa pala. Buti lang talaga wala kayo dito. Kung nandito pa kayo, baka pipintasan nyo ito. Hindi, pero... Ang sakto yung timplada. Only ang nakaan na dito is ang cream talaga na gata. Kasi, nung sinik, meron naman akong gata dito. Kaso lang sobrang din siyang malabnaw. Dapat kasi yung chowkwa talaga para makuha mo talaga ang consistency. Consistency na maganda. Yung chowkwa. Wala eh. Wala tayong magagawa.